Welcome to my channel. Ako na naman po ito, si Chabaka na Kusinera. Ngayon po, gagawa tayo ng Bittergourt chips. Yung mga bitter dyan, lumabas na kayo. Hiwain lang natin into two portion. Sa middle natin ihiwa. Tapos tanggalin yung ano niya, yung loob, yung laman ng ampalaya. Kasi hindi natin 'to makakain. Okay, linisin lang, tapos hiwain natin ng ganito, 1.5 mm. Yan, ganyan kanipis. Okay. Yan, ganito. Tapos lagyan natin yung tubig. Then mag-add natin ng mga 4 to 5 na tablespoon na salt. Ibabad lang natin muna for 20 minutes. Hayaan muna natin ang ampalaya for 20 minutes para matanggal yung ano niya, yung paet niya. Ayan, tapos na yung 20 minutes, tanggalin na yung ano, yung tubig. Lipat muna natin si ano, si ampalaya sa i-drain natin siya. Tingnan niyo yung tubig. Kulay green talaga. Galing yan sa ano, sa ampalaya. Kasi gumamit tayo ng asin. Ang asin kasi nagpapatanggal ng ano, ng pait. Tapos ngayon, i-ano natin ulit. I-rinse natin for 4 to 5 times. Hanggang maging malinaw. Yun, malinaw na yung tubig. And then pagtapos na yung ano, pagtapos natin iyan sa 4 to 5 times, i-squeeze na natin siya, pero hindi talaga sobrang squeeze para hindi mabali-bali yung ano, yung ampalaya. Tapos i-set aside muna natin. Tapos pakuluan ng tubig. Yan. Antayin natin na hanggang makulo. Kumulo na. Patayin yung tubig. Patayin yung ano, yung apoy. Lagyan yung ampalaya. Kailangan mga 5 minutes lang ha, nakababad, hindi masobra. Tapos ilipat natin sa malamig na tubig para hindi mano yung kulay niya. Ayan. Yan muna. Tapos, ngayon, prepare na natin yung mixture for coating. Ayan, optional lang to yung walnuts. Kung gusto nyo. Ako gusto ko kasi may lasa. Tapos, garlic. Yung salt. Kalahati lang muna ang ginamit ko yung salt. Kalahating tablespoon. At teaspoon pala. Tapos, na-grind. Ngayon, yung rice powder, 200 grams. Then, 80 grams yung ano, tapioca flour. 80 grams yung ano, wet flour. Half teaspoon na black ground pepper. Ito na yung kalahati na ginamit ko kanina, ang asin. Tapos, ayun, isang sachet na maji sarap. Kahit anong ano, broth powder pwede nyo gamitin. Tapos ito yung mixture kanina na i-grind natin. Hinalo ko na. Tubig. Yung tubig padahan-dahan lang ilalagay. Konti-konti lang para hindi bale tatantya tayo natin yung ano, hanggang baka mamaya maging malapnaw. So kailangan hindi siya malapnaw. Parang ano siya, yung parang sticky na, hindi na sobrang sticky naman. Basta
yung 200 ano 200 ml na tubig at 250 pala, okay na yon. Tapos kala ano isang egg na maliit, i-mix natin ng ano, mix well sa, talaga para maging ano siya, well combined. Ayan, ganyan ang ano niya, ang texture dapat. Hindi siya malapnaw na. Ngayon, mag-ano tayo ng painitin natin yung fan para lagyan yung oil, 1 litro. Habang inaantay natin na mainit yung oil, i-ano natin yung ampalaya sa coating, sa mixture coating. I-mix na natin sila doon. Tapos ngayon, start na tayo, magpra-fry na. Yan, lagyan, isa-isa lang lagyan nyo yung, ano, yung ampalaya. Ayan. Tapos mga 2 to 3 minutes lang, i-ano mo lang siya. Pag na-ano na, pag yung parang nag-float na yung ampalaya, ibig sabihin luto na yan, ganito. Ayan, luto na siya. Crunchy. Diba? Napaka-crunchy niya. Yummy pa. Pa-subscribe na lang. See you sa next video ko. Thank you.